Ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, nagbigay na siya ng short na pahayag lang, kailang malaman. Mula nung na-demote si PGMA na senior House Speaker, senior Deputy House Speaker, naging tahimik na siya. Ngayon na lang ulit nagsalita. Alam naman natin, very close itong dalawa. Nang dahil sa pag-demote ni Speaker Romualdez kay PGMA, kaya yon sa galit ni VP Sara, nag-resign siya sa partido, lakas si MD. At the same time, yun na, naipanganak yung tambaluslos na bansag. Okay, ito ang statement ng dating Pangulo. I understand the Vice President did not give a reason for resigning from the cabinet. Thus, I am not in a position to give a statement. At least, nagsalita. Ano? Kaya lang, tikom ang bibig ni VP Sara, walang binanggit na rason whatsoever. Kaya itong si PGMA, wala rin siyang masabi, but at least nagsalita. Ito, wala bang posibilidad na itong dalawa ngayon, sila na ang magtandem na mangulo sa oposisyon? Kasi si PRRD, ano na, may edad na. Kaya nga hindi na siya nakapunta sa Maiso Grali sa Angeles, Pampanga. May karamdaman na to a point na mayroong mga nagpakalat ng fake news na pumanaw na daw siya. So, kahapon ba yon, nag-vlog na lang si Senator Bongo, sabi niya na, sabi ni PRRD, buhay pa ako. I'm old, but I'm still alive. Kaya yung mga nagpapakalat ng fake news na yan, humanda sila, baka mamaya, kasuhan sila ng, I don't know kung anong pwedeng ikakailang, wala namang binanggit nga kasuhan. Basta, buhay na buhay si PRRD, kaya lang dahil sa edad, as much as possible, mag-ano na siya sa politika, hindi na masyadong maging prante. Baka ito pa ang rason na nag-resign na lang si VP Sara para si Tate Digong magpahinga at ang mag-lead sa oposisyon, si VP Sara na plus. Okay, bantayan natin ito. Si PGMA, kasi bata-bata pa si PGMA, mga ano bang edad? 70s. Malakas pa si PGMA. So, ito. Sana mag-tandem PGMA and VP Sara sa ito na, election time na 2025. Sigurado, gagalaw yung dalawa na yan. So, abangan. Okay, sino pang mga nagbigay ng payag? Senator Aimee Marcos. Sabi niya, my trust and confidence in our friendship and in your kindness and integrity remains the same. I am with you in every step of the way in this fight for our country. Okay? So, malaman din itong sabi ng kanyang BFF. May mga bumabatikos kay Senator Aimee na parang salita lang daw. Walang masyadong gawa. But then, when it comes to her friendship with the Vice President, there's no question about it. Best friend talaga sila. And alam ko, hindi pababayaan ni Senator Aimee itong si VP Sara. Wala lang, naiipit lang, torn between two lovers si Senator Aimee dahil kapatid niya yung nasasangkot. But alam naman niya na dahil sa, alam niyo na, yung mas makapangyarihang tao sa presidente, yun ang nanggugulo. Kaya kawawa, naiipit si Senator Aimee. Salamat, Senator Aimee, sa iyong unwavering support kay VP Sara. Okay, si Attorney Panelo naman, anong response niya? Nako, maraming natutuwa. Sabi niya, siya natutuwa. DDS, Duterte supporters, tuwan-tuwa. Bakit? Kasi pabulusok na ang popularity o rating ng presidente. Ngayon, kung si VP Sara
member sa cabinet ni PBBM, nadadamay siya. Kaya bumababa ang rating ni PBBM, bumababa rin si DP Sara kasi nasa gobyerno siya. Ngayon, nakumalas na siya, wala na siya sa ano? Wala na siya sa cabinet. DP na lang siya. Lalo na ngayon na magiging leader siya sa opposition, whatever nakapalpakan ng administrasyon ito, hindi na siya madadamay. So, you know, I agree dito sa pananaw ni Attorney Panelo na wise move ang pag-resign ni BP Sara para hindi maapektuhan sa pagbulusok ng rating ni PBBM. Okay, yung narinig ko kay Attorney Roque, ito palang SWS na survey noong first quarter itong year na ito, itinago nila yung grabing paglagapak ng rating ni PBBM at saka ni Martin Romualdez. Ang approval rating ni PBBM bumagsak, 55 na lang. Ang disapproval rating niya is 20%. Kaya ang net satisfaction rating ni PBBM napakababa, 35% na lang, which is considered poor. Napakababa na yun. 2 years pa lang siya sa kanyang panunungkulan. Hindi katulad ni PRRD nung panahon niya, umalis na lang si PRRD, nasa 80% ang kanyang net satisfaction rating. Kaya wala na talaga. Pababa ng pababa, spaghetting pababa ng pababa. Lalo na si Speaker Romualdez. Paano? 31% yung kanyang approval. Ang disapproval niya is 28%. 3% na lang ang kanyang net satisfaction rating. Malapit nang mag-negative. Negative rating si Speaker Martin Romualdez. Okay? Okay. Isa pa, itong si Larry Gadon, pumapil na naman. Ano sabi ni Larry Gadon? Ang pagre-resign daw ni BP Sara, kasalanan. Nino, kasalanan ni PRRD at ang mga hired bloggers. Meron daw binabayaran ng mga bloggers. Na anong sinasabi? Palagi daw na tinatawag na bangag ang presidente. Of course, si PRRD ang nagpasimuno niyan. Di, maraming bloggers na ganun na rin ang ano. Kaya kasalanan daw ng mga hired bloggers at ni PRRD kung bakit nag-resign si BP Sara. Ano bang klaseng pag-iisip nitong gadon na ito? Anyway, wag na lang natin masyado. Basta, ganun ang statement niya. Okay. Si ano naman, dating Presidential Commissioner Belheka, Anti-Graft Commission, sabi niya, pagre-resign ni BP Sara ay dahil sa tension between Marcos and Duterte. Para hindi siya maipit sa tension, para hindi siya maalanganin sa kanyang pronouncement, mas mabuting nag-resign na lang. At ngayon, wala nang pumipigil sa kanya dahil wala na siya sa administrasyon. Okay? So, yun po ang mga comments ng mga taong nasa politika tungkol sa pagre-resign ng BP Sara.